Greetings everyone, I'm Chino Ortaleza Cipriano and I'd like to welcome you all to the next Odd Creature. I know you guys have been waiting for this, inaabangan niyo to for the longest time, but you know guys, even the OC team has been planning this for a while. It's just that we were so overwhelmed by like the amount of talent that we saw through your entries. We had to take time to really listen to each and every one of your entries so that we could actually pick our finalists. So the next odd creature is not your typical talent search. Well, because number one, we are looking for an odd creature. And if we define that, ano ba talaga ang odd creature? Well, kami kasi, we always look for a person and an artist who is not afraid to embrace who they really are and show people their truth. That's number one. And we're also looking for artists who are not scared to be extraordinary and out of the box when it comes to how they communicate and how they want to show people their thoughts and their voice, especially during this time. Because we do want to hear what you want to say, your feelings, what you're going through. And yeah, so this is the platform that we designed for that. How are we going to pick our grand winner? Well, first of all, 50% of your score will be coming from the OC Records panel. 40% will be coming from your favorite odd creature artists. And 10% will be coming from your audience. Our grand winner will be receiving a management and record label deal from OC Records plus 50,000 pesos in cash. So before you meet our six finalists, let's welcome our judges for the night. We have Gian Magdangal, Zaris, and Kian Cipriano. For our first artist, he is a 17-year-old singer, rapper, songwriter, influenced by All James, Michael Pangilinan, and Harry Styles. Let's all welcome Apollo with his song, Alapaap. Whoa, Yeah. Tayo lagi na nagkakausap o Maria, nice ka ang magkamakapiling na. Huwag na umalis, ba't di mapagali? Manatili ka na dito, dito sa'king tabi. Huwag na sa'kin lumayo, palayo sa'yo. Sana marinig mo tong mga panalangin ko. Kasi sabi ni Batala, tayo'y tinadhana at ikaw ay nilikha. Para sa'kin o sinta, kaya kung mag-alala, kita ko sasagdan. Parang ginto sa tabi ng mga pilak na nandyan. Ika'y kumikinang para bang diamante na. Walang katumbas at di hahayaan mawala. Ganda'y di kumukupas, tila nabighani ba. Para bang ahas na kumakamakamandagda. Para bang rosas na bumubulak-bulaklak na. Para ako tila ay nasa alapap na. Alapap na, alapap na. Parang lumulutang na sa alapap na. Lumalapit palapit sa akin, oh yeah. Huwag nalalayo dito, oh yeah. Hawakan ng kamay ng parag, oh yeah. Huwag ka nang mag-alala, ikaw lang, oh yeah, yeah. Napapangiti mo palagi sa mga simpleng mensahe. Sa bawat pagising, ikaw ang bubungad sa akin palagi. Mga gabi na malalim, di na malaya ng atin. Na tayo'y nadadala na ng ating bukso ng damdamin. Gustong sabihin na, para malaman na. Tunay na nararamdaman o pang tayo ay hindi na magkukubli pa. Hindi ko na kaya pa, ika'y mawala pa. Maglaho na lang ng bigla at hindi na muling magparamdam sa'kin pa. Sa paglipas ng oras, di na natin namalayan. Dahang-dahang nahulog, ngunit di sigurado. Pero ako tila'y susubok, basta't ikaw walang bago. Malapit palapit sa akin, oh yeah. Huwag nalalayo dito, oh yeah. Hawakan ng kamay ng parag, oh yeah. Huwag ka nang mag-alala, ikaw lang, oh yeah, yeah. Malapit palapit sa akin, oh yeah. Huwag nalalayo dito, oh yeah. Hawakan ng kamay ng parag, oh yeah. Huwag ka nang mag-alala,
feeling, oh yeah, yeah. Malapit sa akin, oh yeah. Oh yeah. Huwag na lalayo dito, oh yeah. Oh yeah. Hawakan ng kamay ng parag, oh yeah. Huwag ka nang mag-alala, ikaw lang, oh yeah, yeah. Malapit, malapit sa akin, oh yeah. Huwag na lalayo dito, oh yeah. Hawakan ng kamay ng parag, oh yeah. Huwag ka nang mag-alala, ikaw lang, oh yeah, yeah. Grabe yun! Grabe! Hindi ko in-expect na ano, hindi ko in-expect na yun yung una kong maririnig. Ako din eh. Oo eh. Ano siya eh. Well, I, ako ba yung una mag-comment? Parang nawala tuloy ako eh. Nawala saan ba ako napunta? Parang ganun yung nangyari. Saan ba ako niya dinala? Parang ganun. Yung daily yan, Gian? Parang ako nawala eh. Nandito ba tayo? Ganun yung pakiramdam eh. Talagang, oo eh, si Apollo. Talagang literal eh. Parang dinala ako eh. Dinala ako dun sa isang lugar na, well, yung kanta niya nga, ala pa, nung una, medyo hesitant ako sabi yung title. Real Bimbo, Gian. Oo, eh, parang alam mo yung tipong meron kang well, for me, meron akong iniisip na word for it dapat. Tapos, I mean, yung alapaap, meron akong certain image. Tapos bilang, binura niya. Tapos binigyan niya ng bagong ano eh, lugar eh. Kinulayan niya ng bagong lugar. Tapos gusto ko yung binago niya yung makulay yung pagbago ng structure ng kanta. Pati yung pacing niya lalo na nung pangalawang part and yung paggamit ng oh yeah yung parang Taglish na cool pa rin. Okay pa rin yung vibe ng Taglish niya, hindi siya parang pilit or anything like that. So yeah, that's what I gotta say. Dinala niya ako in another place talaga. Dinala niya ako sa Alapaap, as cliche as that may sound, I guess. Yeah. Oh, solid Apollo. For me, ako talaga groove is I find the groove talaga first sa kanta and yung trajectory nung trap tapos biglang nag-break beat na hindi ko maintindihan saan pumunta, then binalik and then nag-halftime na ewan. Gusto ko yun. I'm such a sucker for that. And the mga little details na mga sumisingit-singit, I find it very interesting. Kagaya yung sabi ni Gian, yung mga oh yeah. Ganda yung tugtugan niya, no? Ang liit ng ano eh, parang yun lang siya, oh yeah. Pero it gives the part of the song, yeah, the personality, yeah, di ba? Uh-huh. So, exciting yung kanta. Yun lang, ang na-feel ko kasi, syempre, it started strong. Tapos parang nung hindi pa nagpapalit yung mga beats, na-lost ako sa communication eh. Parang what I really trying to say. Yeah. Kasi ang daming changes ng arrangement-wise. It was nice. It was okay to hear. Pero, parang marami sinasabi, no? Messaging. Parang syempre, yeah, bigyan natin ng, tama, bakit tayo nag-o-oye? Bakit kami makiki-o-oye sa'yo? Bakit tayo makikipaghawakan ng kamay sa Alapaap, mga ganyan? Mga o-oye. Ano ba yung sinasabi niya? Hawakan ng kamay, pare ko-oye? Parang ganun. So, but alam mo yun, it's nothing na, hindi ko pa siya naririnig that way. Ang ganda, gusto ko yung transitions. And, yeah. Yeah. Kung ma-explore yung ganong klase, if maririnig natin yung buong roster ni Apollo, baka marami pa tayong surprises na marinig. Yeah. So far, so good. Sarap din. Sarap din makinig. Nagulat ako. Sarap na hindi natin nakikita pa rin, di ba? Oo, tama. Parang yung imagination natin naglalaro pa eh. Pero, I agree with everything you both said.
parang firm. I like the sound. I like the vibe and everything. I just feel na parang masyadong mahaba yung song. Hmm. Parang nag-expect na ako na may end siya dun sa parang nag-telephone na na effect. Tas yun na, kasi parang pangatlong change na ng tunog yun eh, di ba? Parang pack. Tas ginulat ako isa pa ulit, pack. Tas ito na naman, ah, siguro ito na ending. And then, bumalik siya sa tas after na may isa pa ata or something, di ba? Parang ganun. So, baka masyado lang akong nahabaan kasi ang sarap ni. Sarap na, sarap na sa akin nung do maganda siya sa live. I'm sure. Kung siya ako pag ni-live yun, baka 20 minutes kung gawin niya kanta na yan. Hype lang, no? Ako madagdag ko lang dun sa mga sinabi niyo rin na parang yung ang madagdag ko lang, naisip ko lang in the middle of the song, since to relate din sa sinabi mo, Kia, na yun nga yung para medyo mahaba. Ako naman, naisip ko, yung may mga parts ng kanta na pwede kong putulin. Yeah. Tapos magagamit ko separately in different things. Yeah. Kasi ngayon, yung platform kasi ngayon sa musiko, iba-ibang klase yung platform natin eh. Hindi talaga buong 3 minutes or 4 minutes. Yeah. Minsan 10 seconds lang, yun na yung binibili, or 1 minute lang or 30 seconds lang. Sa kanya, ang laman ng mga 30 seconds na pwede mong gamitin sa kahit yung isa iba't ibang mga platform. Para siyang apat na kanta na in... Exactly. Kung one yung sinabi mo, Gian, para siyang apat na kanta na maikli. Oo, oo. May reprise sa dulo nung chorus. Oo. Oo. Sabi ko, mas live yata. Parang sarap yata panoorin sa live. Pero kung audio lang, medyo instrumental, medyo mahaba for me. Mm. Mm. Diba? Pero sarap. Ako, si Zari, sarap. Sarap, sarap, sarap eh. Oo. Sarap talaga. Masarap talaga. Ayos. Apollo. Next song 17, tayo. No? 17? 17! Grabe, no? 17. Producer din siya. Apollo is a producer din. Wow. Okay. Amazing. Amazing. Amazing for 17. Nice. Ooh. Fuji is a four-piece Filipino indie pop rock band founded by friends Daniel Victor, Joss Danieles, Aaron Lau, and Kenneth Caro. They actually started the band back in August 2018. Let's listen to their song, Langit Luha. Tulala sa kung saan di alam ang pupuntahan. Bakit ako nagkaganto? Alin at sariwain natin ang aking nakaraan. Nagpapakulo ng tubig sa kalang diin. Lumaking parang papel na walang laman sa lingin ng hangin. Nadadala sa kung saan at doon kita unang natipan. Halika na sa ulap at sabay-sabay na magpapanggap na wala tulog. Akin na niyagapin at tumipad sa hangin sabay ko dito sa pagpapuli kahit nagkailan
kahit walang laman ang dyan, basta't mapagbigyan. Kahit ang aking bagay na ay mapabayaan. Hindi maganda sa pandinig. At ako'y natulog, nagdilim ang panahon. Tatawa'y nadala, hindi nakapagpigil. Sabay dampot ng patalim at ipinaon sa kanyang dibdib. Natao at ilan ang bulan sa Okay. Diretsuhang ano, diretsuhang comment, kumbaga. Yung vibe niya sa akin, parang una ko narinig, syempre medyo Beta and the Butterflies. Same. Yun. And then after nun, nung medyo nagko-chorus na, tumatawid na siya sa, may mga verses na ganyan, may mga ibang hagod na parang medyo, parang unique sounding, ganyan. Same. Yeah. Oh, tapos nung nag-adlib, parang medyo four of spades na yun narinig ko na gano'n. Di ba yun? Di ba yung mga gano'n, di ba? So, parang, I mean, of course, that's a good thing. Ang, parang pinagsama-sama sa kanya yung mga magagaling na artists din ng generation na to. Di ba? Baka masyado ako na overpower nung music na wala ako dun sa lyrics. Kumbaga parang sarap niya eh, na ano ko siya, pero hindi ako na kausap ng lyrics, in short, if that makes sense, di ba? Mm-hmm. So, ako, medyo ako rin yung agree ako dun sa lahat ng sinabi mo, bro eh. Yung ano lang din, nung umpisa, hindi ko lang siya ma-pinpoint kung ano siya. Yung parang, I can't, parang, nung una parang, hindi, kailan ba ito ah? Saan ba ito pupunta? Parang ganun yung nangyari muna para sa akin. Tapos parang sige, steady lang muna ako na ikinig ako. Tapos natuwa ako nung inakyat niya na nga eh. Lumabas nga yung climax siya dun sa lumabas yung gitara. And then at the same time, hindi ko ma-absorb yung lyrics then from the start to the end din. Hindi ko siya medyo na-absorb yung lyrics. Or maybe because yung mixing din siguro na parang inisip ko para siyang ano, no? Alam niyo parang pag gumagawa ka ng demo nung 90s na parang magbuo ko yun ng banda tapos tara, demo tayo dun sa studio dun sa tapat nung Ateneo. Yung parang maganda yung quality ah. I mean maganda yung quality yung recording nila. Yeah, oh, pero rock demos ko before. Yeah, oh, pero rock quality pero naririnig mo na yung tipong parang kulang na lang marinig mo sila nag-uusapan. Oh, tara, dito tayo akit! Yeah. Parang ano, Gian, parang dito. Pagramdam ko kanina,
para akong pumasok ng 19 East tapos oh! nakulong ako ng pinakakong pilisin oh! sa Gabs of Baby. Oh! Yun nga eh. Oh, na-capture ayaw, nila yung ambiance. May ambiance silang na-ambiance ng 3 piece. Ilang piece sila dito? Di ba? Sa Fuji is like a 3 piece. 4 piece ba? Sinet niya yung mood ko. Meron siya talagang parang mood na parang blast from the past. I guess yun yung pinaka ano ko. Parang bagong luma. Parang ganun yung dating. Pero rock. Tapos OPM. Parang sino to? Parang ganun yung dating. Yun yung nakuha ko. Yun ang nakuha ko. Tama kayong lahat. Ang naisip ko, sakto yung kay Kian. It's like, kung odd creature quality, it's a mix of beta and unique from the get go. Pasok pala nung dum-dum-dum-dum. Yung bass pala ng grim shot yun na eh, no? Nung grim shot. Naaalala mo na yung ano eh, yung beta song. Tapos sakto na binanggit din ni Gian, yung buong song it sounds like a prod gig. Yeah. Lahat silang magkasama sa lineup. Oo. Siya lang yung tunog, yung isang banda, siya yung tunog nung lahat. Alam mo yung alala niyo yung Miles Experience? Parang feeling kong kakindu sila. Yung parang alam mo may gig, di ba? Oo. Kahit wala sila sa venue, tas makita mo sila na banda, ah, putya may gig to mga to. Oo, may gig. Alam mo yung ganong vibe. Oo, eh. Tsaka parang na-imagine ko na yung mga itsura nila na tipong may parang hindi ko ma-pinpoint na sino kaya itong mga taga ano ko, mga taga South ba to? O parang mga ganun ako, hindi ko. galing. Gusto ko lang na dark yung siguro yung dark yung mensahe cause yun na nga eh, pare-pareho na rin yung napag-uusapan. And for some, for a band to be open to talking about stuff like that in the genre and in the sound that they imagined it to siguro produce, feeling ko naman na-achieve naman nila yung gusto nilang mangyari. Hindi pa lang siya ganun kasolido. But I appreciate the influences, probably. Bale mo, mali yung influences na nabanggit natin. Pero the fact na... ano, sila pala yung influence ng mga sinabi natin. Oo nga eh, paano pala kung totoo, no? Huh? Maganda nga dun, ano eh, at least they're a package in a way. Because you get to listen to a little bit of this and that through their band. So, yeah, oo. Mismo yung prod gig. Mismo yung prod gig. Oh, prod gig in one. Isang lineup lang sila. Solid 'yon. Ano nung pinapakinggan ko kanina, mas na-miss ko yung live gig kasi ang sarap panoorin nung sa live. Oo, nga, eh, parang with the lumipad pa yung boses, no? 'Di ba pag nag-adlib na yung gitarista, alam mong itatapak niya yung paa niya sa monitor. Titigil mo na yung banda, boom. Tapos papasok ulit. Tapos papasok. 'Di ba? Oo, tama. Anyway, sige, next song tayo. Ayos. Our next odd creature finalist is a dream pop solo artist from Manila named John Dilinger, also known as Infamous. Here's his song, Bitin. Sumpang pangako, di mapigilan ng mali.
Oh. Wow. Iba ganun eh. Awu eh. Yun talaga yung feel ko. Awu. It's ghoulish. It's like heavy. It's weepy. Mm. It's slow. And John Dilinger. Bitin? Bitin. Wow. Okay. My comment, it is, yun na, gives me the spooky vibes for a piece of music. Pero sa ano, hinihintay ko lang umangat. Alam mo, parang it, nandito, iniwan niya ako doon. Parang, oh. Tapos nung biglang umangat na yung boses niya, tapos nilabas niya yung emosyon niya, parang lalong bumigat. Boom! Gumanon siya lalo, no? Nung umpisa, I was kinda like, naririnig ko na, parang pwede siyang bigyan ng konting medyo pulso. Magiging ano na? Oh, parang bigyan mo lang ng konting pulso na makakasabay ka. Pero ito talagang dinalakan niya kung ano yung emosyon niya. Oo eh. Oh, pati yung boses, no? Yung quality ng boss ni John. Pinakuluban ka parang, ng kumot eh, no? Wow! Parang weepy na makapal. Alam mo sino naalala ko sa kanya? Yung parang as the song progressed. Parang naalala ko si Meatloaf. Hindi si Meatloaf as an artist. Pero yung pakiramdam ng song na and I will do Kumakot yun eh. Yung wala. Gagets mo yung pagiging parang creep. Parang medyo may konting creepiness dun sa song, di ba? Parang may feeling. Hag ko muna yung sarili. Hag ko muna yung sarili. Medyo nabigatan ako dun. Oo eh. Nabigatan ako dun. Ako parang kung i-describe ko in one word yung sound nung song na narinig ko, parang one word to describe it, eucalyptus. Eucalyptus. Oo, pwede. Diba? Parang may eucalyptus. Alam mo yung ganun yung... Parang ito, ito. Ganyan yung parang... May hagod sa loob. Parang may ganun eh, di ba? May lamig eh, lamig. Oo, malamig eh. Ako parang ang brave eh. Ako ang tapang niya eh. Ang brave niya. Tapos sa akin yung creativity dun sa vocals tsaka yung mixing, sabi ko, yun nga, brave eh. Brave na isip ko. Tapos parang new wave siya eh. New wave siya na creation na parang na hinalo yung Dyson K9 yung inspiration niya. Parang layo eh. No? Pero ano eh, new wave na isip ko na I in the sky type na parang parang brave eh. Tapos yung vocals, parang na-curious tuloy ako na parang ano kaya itsura nito live, no? Ano kaya, parang, ano kaya itsura niya? Okay, itsura diba? Niya. Parang kinukulayan kaya niya yung vibe siya, yun, no? Niya. Okay. Parang ganun. Oh. Vibe siya. Oh. More on the music. He's a vibe. Vibe eh. Oo. Oh, yeah. And fashionista siya, yung ganun tipo. Oh, pero alam mo, naisip ko dito, parang ang ganda ng visuals. Parang pag kinantahan mo to na ganito, tapos napanood mo siya na sa stage, ilaw, tapos no? Ang ganda ng ilaw, talagang parang, wow! Ano ba ito pinapanood natin? Parang ganun. Art. Wow! Oh. Ethereal to. Tapos biglang, tapos yung parang ang dilim niya, tapos biglang may malaking ilaw talaga na lalabas sa audience, oh, na bright. Yeah. Parang ganun. Parang wow! Ganun yung dating. Actually, na-curious ako. Na-curious talaga ako. Yun yung ano. Tita na ito si John Dilinger, no? John Dilinger. Pangalan pa lang, no? Parang out of this world na yun. Baka pinsan ni Samsung. Oo. Ganun, di ba? Parang galing siya sa kabilang planeta, pero may pangalan siya na tao. Dinala sa Earth, tapos sabog siya naman. Ano siya? Very, ako na, for me, very, ano, very creative. Very odd. Love the quality. Creative. Everything. Yeah. Quality also. Yes. Yung pa naririnig yung ganun. All right. Let's proceed. Yeah. So far, so good, yung tatlo. Mm. Yo, what's up, guys? This is Sean Jr. I just want to say good luck to all the participants of the next Odd Creature. I hope to see you all soon. Good luck.
Maraming salamat, Sean Jr., for that wonderful message. Now let's get back to our next Odd Creature finalist. She is a 20-year-old acoustic singer, songwriter from Zamboanga del Sur. Her name is Justine and Nicole, and this is her song, Broken Parachutes. Stand up. The couch is burning and there's nothing we can do. Come on, stand up. I know let's find ourselves until the morning light till they show up. Oh, it's pathetic how it's empty, but it's full of dust. We will soar above the clouds. Oh, 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 oh. Fly with me and don't look down. Oh, 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 oh. Save us from our broken parachutes and leave this world behind us now. Refreshing. Yeah. Galing nun ah. Gusto ko yun. Oh, palakpa kayo, ano, Adcom. Unmute kayo, palakpa kayo. Nice one. Yes. Justine and Nicole. Justine and Nicole. Galing ah. Ano masasabi mo doon, ano, Jackie? Kung masasabi yun. Yes, ako Jackie, po? Ikaw. Yes, yeah, Jackie. Ano po, soothing po yung voice. Ang
parang soft po, hindi po siya malakas, ganun. Yun lang po, magaling. Eh si Dana, kumusta sa iyo, Dana? Ang ganda po, parang may ka-vibe siya na yung umpisa. Ka-vibe niya yung tenderfoot po ni Rizlansangan. Then meron din pong vibe na parang beloved Abe po, ganun ho yung vibe. Nga, tama ka doon. Dali mo yun, ha. Fatima, ikaw. Yung vibe na binigay po sa akin ng kanta, yung parang kapag in love ka. Yung parang in love ka, parang ka lumulutan. Kasi ang ganda ng buong kanta. Ang ganda ng pagkakakanta. Yung song mismo. Yan lang pa. Thanks, thanks. Oh, eh, no? Mismo lahat ng sinabi nila eh. Mm-hmm. Mismo. Mismo yan. Ayun, may comment na kami. Thank you. Salamat, salamat. De, ano eh, parang paano ba? De, sobrang interesado ako sa kanya. Alam mo 'yon. Parang gusto ko siyang maging kaibigan. Alam mo 'yung ganun yung tipo ng ano, ng vibe na binigay nung song, parang tutugtog siya sa kasal mo, ganun. 'Di ba? Ako parang alam mo yung tipong, nung umpisa, parang iniisip ko, dami ko nang narinig na parang ganito. Pero, pero nung kumakanta na siya, parang bakit parang first time ko pa lang siya naririnig. parang old, parang meron akong hesitation nung umpisa na, ay, marami na akong narinig na ganito. Pero nung bakit nung kumanta siya, inuulit ko lang yung sinabi ko, ano? Parang first time ko lang narinig to. O, parang ganun. Parang very refreshing. Refreshing pa rin. Despite the fact na alam ko na parang ang daming parang ganito, bakit refreshing pa rin siya? So, I think that's very, may impact eh. May impact ganda yung song eh. Di ba? Ganda yung song. Oo, ganda yung song. Tsaka ang ganda rin yung ano, syllabication niya, yung pag-structure niya, nung kwento niya, yung paglatag nung letra niya. Para sa akin, very natural na at the same time, parang alam niya yung ginagawa niya eh. Parang ganun. Pang Wonderland eh, no? I agree with Gian, na parang if this is her first one, it's a strong first. Yes. And this is her first ba? Hindi, kunwari, kung ito yung first pinili pinili niyang track na tahakin bilang artist, you can never go wrong with this type of music eh. Kasi yes, automatic, andyan ka na agad, nakikinig ka na agad, and it's easy to listen to. Pero yun nga, there's a fine line between narinig ko na yan and ano pa ba yung pwede kong itagdag para hindi mag-break away dun sa thousands of others who sound like this. But yes, I think the advantage is kahit marami na tayong narinig na ganun, nahuhook pa rin tayo. Yung kanta niya, nahuhook pa rin tayo, nadala pa rin niya tayo dun sa gusto niyang dalhin tayo na puntahan. And yung pangalan niya, by the way, akala ko duo siya. Justine Ann Nicole. Ano? Justine Ann Nicole. Akala ko Nicole. Akala ko dalawa Justine sila. Iisa lang. Iisa lang sila. Pero alam mo, mahirap i-record yan. Mahirap i-record yung song na yan. Oo. Diba? Ano yan? Isa yun sa mga mahirap. Kasi kaya ako nasabi ko, kasi parang noong una ko narinig yung song kanina, parang this is the kind of song I'd produce right away. Gets mo? Yung parang alam mo na, okay, sige. Alam ko pumuntahan itong song na to, kaya ko i-produce itong track na to. Parang ganon. Pero nung pinapakinggan ko siya hanggang sa dulo, parang, putya, ang hirap i-record niyan. Di ba? Yes. Dapat pantay yung pagigitara mo. Yes. Oo, hindi ka pwede ma-hatching dyan pag medyo, di ba? Oo nga eh. Oy, mahirap yung ganyan, yung mga
gitarang pantay, tapos harmony. Kasi naka-metro eh. Naka-quantize pa yan. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta lang ng gitara. Lang. Hili ka pa kung naka-metro ba o hindi naka-metro. Naka-metro yan eh. Hindi mo pwedeng i-record yan sa araw na nag-away kayo ng girlfriend o boyfriend mo o partner mo. Huwag mo nang ituloy yung recording kung gano'n. Hindi mo magagawa yan. Tapos di pong magka-text kayo, tapos ano, nag-gaganon ka, tapos biglang yung nag-notify sa phone mo. Pucha, di mo gagawin. Di mo re-record yan. Wag mo. Ang dami pinuntahan. Hindi mo maririnig bigla yung metro eh. Parang, teka lang, ano ba to? 110 ba to? Kahit ano sabihin ng producer mo, pati ng engineer, walang pumapasok talaga sa'yo eh. Kasi yung... Bibilis kayo, bibilis kayo. Kasi awal pa yung hindi kayo nag-usap kagabi. Alam mo yung nandito na kayo sa hindi kayo nag-usap? Yeah. Bad trip ako today. Alam mo yung ganun. Kala, hindi ko feel today. Ako sa buka. Arawan mo na yan. Di ba? O sige, makinig tayo ng isa pang kanta. Okay, dalawa okay. Pa, dalawa pa. Ayos, ayos. Yeah, alright. Our fifth artist, Kheed Mendoza, is a 20-year-old acoustic singer-songwriter, and she hails from Taguig City. Let's listen to her song entitled Lawan. Pag di nagpakita, magtatampo ako kapag di mo sinuyo. Ako ang susuyo sa'yo, ano bang aasahan? Sa relasyong magulo, ba't nagpapataasan? Panigsahan ba ito? Ano bang gusto sabihan ako para matapos na? Kaya sumama ka at tayo pupunta sa lugar ko sa kakakita, lalayo at di na babalik, mananatili ba? O aalis ka na? Di ka pipilitin at ipipigilan, pero baka gusto mo namang pag-usapan. Di ka nagpapatalo. Sige, panalo ka na, wala ito sa plano. Yung magkagulo tayong dalawa, di ko inaasahan na mapapagod ka rin pala, huwag mo akong bitawan. Pagkat di ko kayang mag-isa, ano bang gusto sabihan ako para matapos na? Kaya sumama ka at tayo pupunta sa lugar ko saan walang makakakita. Lalayo at di na babalik, mananatili ba? O aalis ka na? Di ka pipilitin at ipipigilan, pero baka gusto mo namang pag-usapan to. Pag-usapan to. Pag-usapan to. Ganda yun. Okay. Ganda yung kanta. Gusto ko yung kanta. Oh, oh, oh.
Sobrang gusto ko ng kanta. Gusto ko sabihin doon sa mga tao sa likod, "Di, makinig kayo! Ang galing nung kumakanta! Ang ganda ng kanta niya!" Oo nga eh! Sobrang gusto ko yung kanta, nirelease ko na. Ay! Ganda ha, ganda siya. Oo, maganda siya. Magaling yung pagkasulat. Ano siya? Maganda yung kanta. Maganda yung kanta. So, parang siya yung tipong gusto mo siya makatrabaho. Parang gusto ko siya makatrabaho. Ganda okay. Ng kanta. Oo nga. Ganda. Eh. Ganda. Ako, so ano pa naman, di ba? La La Land eh. La La Land. La La Land eh, di ba? So, yung lahat na napakinggan natin since pinakaunang ano natin, pinakinggan natin. Mm. Kaganda ng songs lahat ah. I mean, just to be, ano. Yeah, Straightforward. Kaganda ng song. But this song is the most radio-friendly. Yes. Matutugtog to. But hindi wala siya, radio-friendly siya at the same time, hindi rin siya sobrang nagpaka-commercial. Gets mo? Yes. Yung parang ano yung mga Rex County, Rex Orange County ba yung mga gano'n na naririnig ko na medyo Dominic Fike na basta gano'n yung vibe sa akin nung tsaka ang ganda ng boses niya. Ro, ako na sumasabit yung gitara niya, sumasabit siya sa na-flat siya minsan, alam mo, it adds to the character. Yung character talaga. Cozy. Ano eh, singer-songwriter ano talaga ako, may soft spot talaga ako. Pag nahuli na ako sa melody, okay na yun sa akin. And yun yung nag-achieve nitong song na to. Mm-hmm. Galing, no? Parang hindi niya kailangan ng anything. Na nung una parang, hindi nakatono yung gitara. Ganun pa yung una ko. Pero pumasok na yung unang verse pa, okay, nakinig na ako sa kanya, nadala ako sa kwento. Tapos parang nag-agree ako dun sa mga pinagsabi niya. Mapaganon nga ako parang, oo nga, no? Paganon nga ako. So, pang fair eh, no? Pang fair. Oo, nandun na agad. So, grabe, parang hindi ko na ma-help ma-compare na. Sa dami ng, ilan yung napakinggan natin so far? Pang lima siya. O, pang lima. Siya, pang apat. Pero dito, in its rawest form, yeah. Got me agad. So, what works. And yun na yun. Mismo yun. Ganda yung song. Pang fair nga. Pang tipo magpapa-marriage, ano yung marriage booth kayo, yung gano'n. Pampampelikula yung vibe eh. Magagamit, at saka magagamit yung kanta sa lahat ng klaseng bagay. Parang La La Land / 500 Days of Summer. Tapos, it's so simple that the song can still be, pwede pa siyang nabigyan na again. Parang na-imagine mo siyang parang ni-rearrange ng iba't ibang klaseng areglo eh. Biglang nagkaroon ng orchestra. Parang ganun. Simple lang. Tapos biglang naging orchestra, naging magical, tapos biglang bumalik sa simple ulit. Yung parang ganun. Binudits yung dulo. Kwento kasi, kwento siya. Parang monologue. So, pwede mong dalihin, cinematic talaga yung... Cinematic, yes. Visuals lang na-imagine dun sa kwento. So, ba, galing, no? It works. Kumusta sa iyo, Nali? Sa akin po, sir, natuwa po ako sa kanya kasi parang alam niyo yun, siya po yung song na makaka-relate yung madami. Like, halimbawa, in a relationship ka and ano, wala kang lakas na loob magsabi sa partner mo about na nararamdaman mo. Pwedeng ipakinig mo na lang sa kanya yung song para maging aware siya na ay nakaka-relate na pala yung relationship natin sa situation na nabanggit dun sa song. Ngayon, parang ano, naging ano tayo doon. Maganda yung sinabi ni Ali na ipadala mo. Diba, ginitara mo lang, sinabi yung feeling mo. Ito yung feelings ko. Ganun. Kung ganyan, Ali, pag narinig mo yan, nasa, walang pandemic ha, huwag mo pa, kasi weird pag may nangharana sa'yo, tapos pandemic, diba? Para may nangharana sa'yo, sa labas ng bahay mo, tapos sa inyo kinakanta, pero hindi mo pa nakikita itsura niya, walang kahit ano, lalabasin mo, diba? Opo, sir. Kasi sobrang catchy na po nung song mismo.
Ano yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Diba? Kate, ikaw, kumusta sa'yo yun, Kate? Wow, grabe. Wala po akong masabi. Gaya po nang sabi niyo, kung lalabas ako, hindi lang po ako lalabas. Sasagutin ko na kami na po agad. Pero Kate, gagawin mo 'yon kung walang pandemic. Pero dahil may pandemic, paano mo gagawin 'yon? Papatest muna kayo, quarantine muna kayo. Oy, gusto ko 'yung boses mo, ha. Quarantine ka muna sa ano nang ilang days. Tapos mask. Ay, willing to wait. May kanta lang 'yan, ha. Kate, mukhang ano ka, single ka ba, Kate? Apa. Single ako. Napi-feel ko sa vibe mo eh. Napi-feel ko sa vibe mo. Roger, Rory. Mga galawan mo, medyo ano eh. Sabi ko, the body language, ha? The body language. Anyway. Thank you, Kate. Monique, ikaw naman. Pahing naman ng ano, komento mo dun sa song. Narinig niyo po ba ako? Hindi. Nag-enjoy po ako sa song kasi nakaka-relate ako medyo. Ang ganda po. Gusto ko na po i-stream agad. Oh, may ganung effect ha. Hahanapin mo ka agad, no? Ano pangalan ulit ng kanta? Anong title ng song? Stambulani. Ano ba? Sino makakasabi? May makakaalala ba kung sino yung... Lawan. Lawan? Juan Lawan. The Ones? Kilala ko yun ah. Sino? Sumali pa pala yung The Ones. Tindi nyo naman. Sumali pa kayo dito. Hindi, ano, sino, sino, ano, sinong... Sino ang name niya ulit? Lawan? Kheed. Ah, Kheed Mendoza. Lawan. Lawan yung title nung... Ano yung sabihin nun? Hindi ko rin nalala. Yun yung iniisip ko kanina yun. Lawan. Lawan. Yan yung namin. Lawan. Lawan. Is it a language from a region? Di ako pumasok nun eh. Hindi ko alam yun. Lucas CB ka, Kian. Ano ba yan? Okay. Nakatulog yata ako nung gusto yung tinuturo yun eh. Diba? Pero di ko alam kung ano ibig sabihin ng lawan. Ito, ginugoogle ko na. Lawan. Opponent. Taman. Taman. Taman daw, sabi ni Martin. Ano? Tamad daw. Ah, lawan. Ano kaya lingwahe yun? Sana malaman natin, ano? Ganda, title pa lang odd na. Oh. The name is also odd. Beautiful po. Ah, beautiful. Beautiful sa Thai language. Ah, Thai language. Ganun. Okay. Ano, nagamit ba sa context ng song? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero kung ano man yun, maganda pa rin yung song niya. Ganda, no? At least pag sinerge mo, lawan. Yun na yun. Tapos may interesting ano pa, no? May ganun pa sa kanta. Parang ano ibig sabihin ng kanta na to? Di ba? Parang ganun. Anyway, sige, pakinggan natin yung huli. Salamat, salamat. Salamat. Our last odd creature finalist for tonight hails from Quezon City. He is a folk rock artist and he's excited to share his song called Takot. Let's welcome Kobe Silvestre. Hindi na ako matatakot sa'yo. Hindi na ako matatakot sa inyo. Masdan ang mga titig nila nang huhusgang kanilang mata, nagtatanong, nagdududa, nang huhusgan, nagtatawa.
pagmasdan ang paghagikik ng bawat isa sa iyong paligid. Nagtatanong, nagdududa, nangungutya na tatawa sa iyong mga hakbang, sila'y nakaabang. Sa iyong panghusga, nakakatakot ang mga tao. Kahit saan ka sila, kahit saan ka tumakbo nandun sila, kahit saan ka pumunta nandun sila, hinding hindi mapawala, hinding hindi sumusuko, nakakatakot ang mga tao. Yeah. Boom! Yeah. Oh, ganito. Kasi ganito. Si Mark and Riggs. Galing, galing, ganito. Gian, Zaris, para sa ating tatlo ah. Sabay-sabay pagbilang ko ng 1 2 3, sabihin natin sabay-sabay kung sino yung artist na naalala niyo sa kanya, okay? Ready? One. Ready, ready? Oh, bilangan mo. Okay. 1 2 3. Bullet. Bullet. Hey, okay, Martin Riggs ha. Naririnig ko si Martin Riggs. Oo. Oh, actually, si Martin Riggs yun. Diba? Sumali siya ulit. Dahil masipag siya. Oh. Oh, hindi, pero totoo nga. Merong ano, merong may Martin Riggs. May Bullet. Martin Riggs vibe na ano. Pero Bullet yung una ko talaga na ano. Same, nasa conspiracy same. Or nasa music museum. Tapos, oo. At ganda ng beat. That quality. Ano siya? Alam mo, nasulat ko dito, na parang nasulat ko, parang nakakamiss manood ng live, no? That's true, no? Nakakamiss manood ng live, no? Ito yung so mga, gusto ko mapanood to. Yung parang ganun. Yung panapakinggan ko siya, talaga gusto ko mapanood to. Gusto ko pumunta doon. Gusto ko manood nito. Parang ganun eh. Sarap din yung palo eh, no? Oo, oo eh. Ganda nung, ano, yung pacing niya. So, drum pa nga na eh. War drums. So, balit, ano sila? Banda sila? Kobe Silvestre? Banda sila? Na, banda ba sila, Martin? Solo artist po. Solo artist. Solo artist. Galing. Oh, okay. 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 Parang yung drummer niya dapat talaga di mapapagod eh noon pag live. Oo. Oh, pwede nga ano eh, metal version yun eh, yung kanta. Oo. May mabagsakan na. Diba, Paolo? Diba? Anyway. Ano ba, Paolo? Medyo drop din ng konti, diba? Diba? Ang ganda, ang ganda na ba tayo at this point? Oh, malakas siya. Pero alam mo, ang okay dun sa song niya, hindi dun mo makikita na yung isang song, hindi mo kailangang lagyan lang ng distortion, overdrive, heavy patterns, or ano, para bumigat. Kasi naka-acoustic lang siya eh, di ba? Oo eh. Oo. Yung mismo yung song yung nagpabigat dun, yung sound yung nagpabigat dun sa kanta mismo. Yung playing. Playing, oh. Diba? Kahit yung overcompression, it gives the song, ano eh, that makapal na, ano eh, na feeling. So, sumasabog na siya sa akin dito eh, umuugong na siya eh.
It works. Yeah, yeah. Very ano no, very parang mga Pinoy na Pinoy yung tunog. Oo, Pinoy na Pinoy. Pinoy. Katuwa. Pinoy rock. Kumusta sa iyo, Gian? Parang theater, pwede sa theater, no? Yung ganun. Parang it's a war song. Gian, ikaw, sanay ka sa ganong ano, no? Diba? Sanay ka sa ganyang, kayo ni Zaris, parehas kayo na theater. Pero pag umaarte ka, kasi ako never pa ako nag-theater. Nag-theater ako before grade 2 yata ako si Aladdin. Tapos nagkamali pa yung mga Aladdin. Grade 2 talaga. Naalala mo talaga. Kapag nangalala yung ninyo kasi nablay ko pa yung dalawa. Diba? Tapos anyway, parang pag ikaw ba, nasa teatro ka, tapos yung music eh ganyan yung lapat kasi di ba may live scoring din sa teatro, di ba? Pero usually ba canned yung sa mga ginagawa mo? Hindi, live lahat usually live. As in live instruments, no? Live instruments lahat, oh. Kasi so, may bagay, no? May bilang, usually kasi may bilang yun eh, parang dapat sakto sa kung anong nangyayari sa stage. Yeah, parang yeah. Nagpina-practice parang minimetro. Sumabit ka na sa bilang sa teatro? Oo naman, parang hindi naman nagkaroon, parang ang dami na naman times na nagkamali, pero kailangan alam mo lang din siguro kung paano ka magkakamali. Arali mo rin yun kung paano ka magkakamali eh, parang or meron ba na kayo na parang apucha dito sa part na sigurado ako medyo sasablay akong konti? Parang may bilangan eh. May bilangan talaga eh. Kaya talagang chorus yung dating. Parang ganun. Kasi, alam mo, may kasabihan sa teatro, the music does not lie. Wow, that's nice. Pwede ka na magsinungaling sa linya mo, pwede ka na magsinungaling sa pagiging truthful mo o sincere mo. Kunyari, wala ka sa mood, hindi mo nagawa yung acting mo, pero yung musiko, hindi nagsisinungaling yung music. Kaya talagang, wala kang magagawa. Talagang, galing ka doon. Music does not matter. Bigat lang. May kanda plus tayo. Bigat lang. Kasi dito sa taas, dapat dito sa taas. Palakpakan. I have a question to the judges. Since some of the songs remind you of another artist, so parang how do you place the merit in the new breed when you can identify where it's inspired? That's a good one. I think it's how it will stand out eh. No matter how you can say na katunog kasi ni ganito eh, katunog parang, pero does it stand out? So maybe it's time, parang depends on when it comes out eh. Yeah, yun yung nangyayari, I think, for that. Kasi tayo, I mean like in history, and I'm sure meron yung mga magkakatunog na parang parang marami magkakatunog, like Itchy Worms, obviously gusto love nila yung Beatles. Di ba? Parang ganun. Pero Itchy Worms sila, parang ganyan, di ba? Yeah, I think that's how it I think to answer that question then, or applause. Kasi ako minsan pag kumakanta ako, meron akong iniidolo na sana ganun ako, pero obviously I cannot ever sound like that, my idol. I just aspire to it, I guess. So yeah. I think that can only help. That can only help. At least meron inspirasyon, di ba? Parang ganun. Kaya yun nga, parang hindi dapat ma-discourage din yung mga artist pag sinasabing, parang katunog si ganito. Pero I think that is always a compliment eh. Kasi siguro pag may katunog yung song mo, ibig sabihin may isa ng song na nakilala o lumaki. Medyo kaano nun. So you're somewhat on the right path. Alam mo yun? Yes. Tama. Something na, alam mo yun, para acceptable agad. Yes. But yun nga siguro yung journey ng isang artist na paano mo hahanapin yung tunog mo mismo. I think kahit matatagal na rin tayo sa industry, hinahanap pa rin natin kung totoo yan. I think yung ano dun eh, parang ang take away dun, it is always in the reaction of the artist on how they will
react to when they get that comment. Eh, Sir Gian, question po sa item number 4. Ay, buray mo muna yung blackboard doon sa kabila. It is the society of it is the... CB ka pa rin. Sa CB ka naman. Sa CB ka. Ano sinabi mo, Gian, na ano, na parang it depends on how you accept. Yeah. How you accept and how you react to the comments. Kasi hindi siya matatapos eh. Yeah, Lady Gaga Madonna. Kunwari, Lady Gaga Madonna. Mm-hmm. Diba yung dalawa na yun, parang magkaiba sila ng era eh. Diba? Parang, parang LeBron James, Michael Jordan. Diba? Magaling, pero magkaiba sila ng era. Mm-hmm. Tinadaanan na hindi sila pinagsabay ng era kasi pag sabay sila ng era baka magkagulo yung mundo. Kagulo. Totoo yun. Kaya siguro sila yung ano, parang like it goes to show lang din how influential yung musician sa generation, per generation actually. Yes. Oh yeah. Oh. Kasi like ito ngayon yung naririnig natin sa mga sa 6 artists na to. Ano siya eh, kumbaga marami tayong naririnig natin before eh. Diba? Yeah. Pero ngayon siya, nagiging original na siya. Ito ngayon parang surprising eh. Parang, for example, we said kanina, sinabi natin, si Bullet, parang katunog si Bullet. Tapos pag tinanong mo si Kobe, ito si Kobe Silvestre, pag tinanong mo si Kobe, sabi niya, sino siya? Biglang ba hindi niya mo nakilala, di ba? More often than not, parang ganun yung nangyayari eh. Diba? Yeah. Oo. Interesting din eh. Pero galing, galing. Galing. It caught on. The some things na sinimulan nila, siguro nila Bullet, nila Reese, mm-hmm. the past music generation, itong generation na to, kung ano na din eh, no? Parang... Na-crossover na. Crossover na. Oo. Maganda yung access. Kasi but you know what? Ito. Listening to these 6 different artists, talagang they're magkakaiba sila talaga lahat. Oo, yeah. Sobra. Sobrang magkakaiba sila lahat. Ano, talagang wala kang parang it's hard to compare any of them so far itong anim natin. So, usay mo. Usay sila. Exciting sobra. Tsaka natutuwa ako dahil this is parang refreshing din para sa akin dahil para siyang, of course, it's still like a competition, quote-unquote. Diba? Yes. So. Pero, wala. Kumbaga parang the weirder you are, the better. I think... Yung masarap yung ginagawa na. Yung boundary nung pagiging weird, odd, and brave, those and being artistic, those things na pinaghalo-halo mo, make that, make you creative anyway. And ang nakaka-refreshing din dito is natutuwa ko dun sa mga Tagalog na kanta kasi ang daming pwedeng gawin sa Tagalog eh. Parang I feel like minsan iniisip dati ng mga tao hindi kasi pag Tagalog ganito yung tunog niya, hindi siya limited. Parang yeah. Unang track pa lang ni Apollo, alapaa, parang, oh, pwede ito patugtugin sa Fast and the Furious, ha? Parang, alam mo yun, pwede ito gamitin sa ibang bansa. Parang, yung 1 minute dito, pwede sa movie, pwede mo lagi sa John Wick to. Parang ganun. Oh, parang ganun eh. Pwede kahit saan eh. Kasi the music nowadays, or in Tagalog, or kahit anumang language yan, ito nga, Lawan. I don't know, kung Thai pala siya, or anything like that, no? Pwede siyang gamitin kahit saan eh. Hindi siya limited kung sa Pilipinas lang dahil Tagalog or OPM yeah. dahil Pilipinas lang. Hindi eh. It's worldly. I think that's what is happening rin now in the new time or the online opportunities. Di ba? Eh, yun talaga yung nangyayari. Oo. Galing. Katuwa. So ano, yeah. Dito ano yung actually na medyo bitin nga ako konti pero I think it's better to refresh muna natin yung ears natin tapos makita tayo ulit. We'll present the next batch of nakasali dito sa The Next Odd Creature. For now, salamat sa Odd Community kasama natin ngayon dito. Thank you guys. Community, thank you. Thank you. Thank you, Gian Magdangal. Thank you, Zaris. Thank you.
Kian Cipriano, this is the next Odd Creature. See you again next time. Stay next safe. Yeah. Yeah. Yay! Yay! Hey! Bye bye, thank you. Get on 500!